guys, sinisimulan ko na ang aking paglilinis at itong una kong nilinis yung aming exhaust fan. Tinanggal ko na yung una dyan, yung screen na nakalagay dyan, saka na-sprayan ko na rin yan siya. Kaya ngayon inuulit ko na lang para matanggal yung mga mantika na dumikit dyan. Kasi marami siyang tilamsik na mantika. At yan guys, yung ini-spray ko na yan, yung parang bubbles, pantanggal din yan siya ng mantika. Binababad yan siya ng 30 minutes, kasi nga lang, hindi ko na siya binabad kasi nga matagal nga, at matagal din ang paghihintay ko. Kaya, in-spans ko na lang siya, at ayan, pinunasan ko na siya ng basahang basa. Aakyat pa ako dun sa taas. Hanggang taas yan. Kasi hanggang taas nga yan ay marami rin tilamsik na mantika. At mataas. Kaya naka-ladder ako. So guys. Kaya nakita nyo pati yung tiles namin. In-sprayan ko siya. Kasi madali siyang makatanggal talaga na mga mantika na dumikit sa mga tiles. Nabigyan siya ng nanay ng amo namin. May pakinabang din kahit papaano. So, mabilis ang paglilinis lang ito guys, kasi nga marami pa akong gagawin. At saka sinipagsipag ako kasi nga sahura na naman, kaya kailangan magsipag. Siya. Isprayan ko na uli yan dyan sa baba. Saka yan yung mga nakapatong-patong lang dyan sa gilid, tinanggal ko yan siya. Yan, kasi nga mas marami yan dyan mantika. Kasi yung mantika namin para siyang fireworks na pag nilagay mo yung ulam, piprito mo siya hanggang sa higang tilamsik na mantika. Yung sa gilid na yun guys is yung doorbell namin. Pag may nagdo-doorbell sa labas, naririnig ka agad dyan din sa kusina kasi dito naka-connect sa saksakan. Kuskus. Matanggal ang mantika. Ayan, kinukus-kus-kus lang yan hanggang tanggal-tanggal, at pupunasan ko na lang yan siya uli ng basahang basa. Yan, tinanggal ko na rin yan guys yung mga ano, yung sakala namin para diretso-diretso yung paglilinis ko. Pinunasan ko na siya ng basahang basa na yan siya hanggang sa may bintana namin. Kus lang yan siya guys para kumintab-kintab. Ayan guys, nilinisan ko rin niya yung mga pamatong namin sa kalan. Ayan siya guys, nugasan ko na rin yan siya para isahang paglilinis na rin yung ginawa ko. Isa-isa ko nang pinunasan yung mga gamit namin dyan na mga pangluto sa gilid. Kasi babalik ko na yan siya. Yung panapi niyan dyan sa may tray na yan, hinugasan ko yan siya. Kasi nga ma-oily siya. Nilalagay ko yan siya sa gilid guys para hindi magdikit yung mga mantika. Saka hindi magdulas yung mga nakalagay dyan na mga bote. Yan guys, pinuksan ko ang pintuan. Kumuha ko ng towel na tuyo para i-dry ko na yan siyang gilid. Para maibalik ko na yung mga nakalagay dyan. Sabi na tinanggal ko, pambalik ko na uli yan siya. Saka ko na yung lalabhan. Pwede pa naman magamit eh.
Yan yung nakanet na yan guys, bawang namin yan. Yan ko yan ilalagay. Ayan guys, sinaray ko yung apoy kong gagana ba naman. Ayan, nagbalik na naman ulit ako sa mga pinupunasan ko na iniwan ko kanina. Tinuloy ko na naman siya ulit punasan. Siya, pinatanggal ko at pinupunas-punasan ko na naman. At ibabalik ko na sa kanyang posisyon. Ayan siya guys. Ano yung pagkakakuha ko kanina, yan din yung binabalik ko ngayon kasi para hindi ako malito pag magluto ako. Alam ko kahit hindi ako tumingin, alam ko kung saan kukunin at saka alam ko kung saan ko ibabalik. Nakasanayan ko na yung ganyang posisyon ng aking pagluluto pag mabilisan at maraming lutuin. Kuha na lang ng kuha. Siya. Natapos ko na din yan siya. Yan, ibabalik ko na yan. Yan yung alarm clock ko sa pagluluto. Yung orasan ko, kung oras na ng pagkain. Yan siya. Punas-punas uli. Punas-punas. Yan, banlawan. Yan, ilagay ko na sa likod yung dalawang nilabahan kong sa pinggan sa gilid ng mga gamit ko sa pagluluto. Ayan, kinuha ko na yung aking ilise. At saka yung sa exhaust pan ko na binabad ko rin kanina dyan sa sabon. Ayan, binabalik ko na sila guys. Huwag pasensya ngayon na yung kulay kasi luma na rin talaga yan kaya hindi na po na siya talaga kayang kintab pa. Punas, dry muna bago ko siya ibalik doon sa taas. Yan guys, once a week ko yan siyang nililinisan kasi malakas talaga yan siya makahigop ng mantika. Pag hindi mo siya nilinisan na isang linggo, makita mo kulay itim na yan dyan. Yan siya, yan. Linis. Bago ko ibalik yung tinanggal ko. Punasan ko ulit siya ng dry towel. Nakabit ko na yung ilisi na aking kusina. Puk lang yan siya guys. Baka may hindi pa na tanggal ng mantika kaya repeat siya. Ayan, nandito na ako guys sa taoban ng mga plato at baso.
brush ko din siya kasi yung nagdikit na mga lumi din, yung mga itim-itim na at nagpa-brown-brown na. Kasi guys, pag hindi ko siya kagad nalinisan at na-stay yung dumi, matagal-matanggal. Ayan guys, hindi ko na rin sinama dito yung iba ko pang nalinis kasi hindi kasya yung 13 minutes sa aking paglilinis dito sa kusina. Kaya abangan nyo na lang yung susunod kong video. To be continued to guys. Ayan siya. Guys, nagkakit na ulit ako. Nandoon ako, nagpupunas sa taas. Sa mga cabinet. Sa labas lang guys, yung pinupunasan ko. Kasi yung loob niya, napunasan ko na rin siya. Pero minsan ko lang siya punasan. Kaya hanggang labas lang. Kasi minsan, pag kumukuha ako ng mga plato dyan, nagayang kasi namin ng mga plato at baso, ay yung kamay ko ay marumi. Nagadikit yung mga dumi-dumi din. Ay puti pa naman yan. Pansinin ng amo. Punas-punas lang yan siya guys hanggang dyan sa baba. Kasi guys, yung bahay namin kahit nakasarado yung bintana, yung alikabok na pasok, hindi ko alam kung saan ang gagaling. Ayan siya guys, yan yung hawak-hawak ko na yan is yung gawaan namin yan ng soda water. Yan, pag kailangan namin ng soda water, yan ako gumagawa. Ayan guys, tapos na ako maglinis. Nagpupunas-punas na lang ako. Pinapatuyo ko na lang yung basa dito sa may tabi ng gripo. Thank you for watching guys. See you in the next vlog. Gracie the Explorer. Bye!